Sister Curious Guy sa kanya pong patotoo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. I give double honor and respect to our beloved honorable pastor, Evangelist Will Destrada Almeida. We will forever cherish the blessed memory and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Blessed greetings go as well to the beloved Almeida family. At isang mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Sa totoo lang po, nagagalak po, iba po ang galak ng aking puso. Man, hallelujah. Dahil for a very long time, I was given a chance to testify and glorify our dearest Jesus dito pa po sa main church. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako, dinadakila ko mahal na Panginoon sa kanyang mga kabutihan, mga pagpapala, himala sa aming buhay. Hallelujah. Pinagpapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya sa aking pamilya. Nung pumasok po kasi yung monsoon season, nagpapalitan lang po kami ng beloved husband ko tsaka ng beloved son ko ng pagkakasakit po. Talaga pong inilagak po namin ang mahal na, sa mahal na Panginoon ang aming buhay. Talagang sa kanya po kami nagtiwala. Recently lang po, last week po, ang aking beloved son po talaga pong matindi po yung pagkakasakit po niya. Matindi po yung ubo niya, sipon niya, nilalagnat po yan, mataas po ang lagnat. Hindi po yan kumakain, tsaka dumidede, hindi rin po umiinom ng tubig. Kasi iniisip po niya, masusuka po siya. Nangayayat po yan ang husto. Tapos Friday service po, nanood po kami ng ating banal na gawain po. Sobra po yung ubo niya. Tapos po, 2 years old po yung anak ko. Humawak po siya sa kanyang puso, sabi niya, Jesus, tunay po, ang kagalingan ng mahal na Panginoon po ay nandyan. Hallelujah. Sa unang panalangin po ng ating minamahal ginagalang na pastor, talaga pong pinagaling po yan kinabukasan. Hallelujah. At ngayon po, masigla na po siya. Kaya pinupuri ko po ang mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. We were saved in this great and mighty church, year 1987 po. My siblings and I practically grew up in this church. Hallelujah. Hindi man po karapat-dapat, batang musmus pa po, ginagamit na po ako sa banal na ubasa na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus as children's choir member. Tapos po, dumating po yung time na nagpa-audition po ang ating beloved Mama Dear para po sa youth choir and singles choir members. Kabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, ako po ay muling ginamit niya as singles choir member po dito po sa ating main church. Hallelujah, hindi man po karapat-dapat. I was college at that time. Pinagsabay ko po ang aking pag-aaral, pati po ang paglilingkod sa mahal na Panginoong Jesus. Tunay po, nandyan po ang mga pagpapala ng mahal na Panginoong Jesus kahit hindi ko po hinihiling sa kanya. Talaga pong wala po ako naging problema sa aking pag-aaral. Hallelujah. I graduated cum laude po in college. Man, tapos po, nagkaroon po kaagad ako, nakapag-work po kaagad ako sa isang private school. Hallelujah. Hindi pa po ako nagtitake ng debt niyan. Wala na po akong time para mag-review po para sa licensure examination for teachers. Talaga pong iniasa ko na po sa mahal na Panginoon lahat. Nung the night before po ng examination day, nagbasa-basa lang po ako. Tapos nanalangin po ako sa mahal na Panginoon Jesus, nagliluhod po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kayo na po ang bahala sa akin. Hindi naman po ako naghahangad ng mataas na grade. Basta po makapasa lang po ako at maging lisensyadong guro. Hallelujah. Tunay po, pagka-exam ko po, lahat po halos nang binasa ko nung gabing yun. Yun po yung lumabas sa aking examination. Oh, hallelujah. Mapupuri mo talaga ang mahal na Panginoong Jesus. At one take lang po, nakapasa po ako sa licensure examination. Man, for teachers. Hallelujah. Wala rin po ako naging problema sa aking career kasi unti-unti pong tumaas yung position ko po hanggang sa naging ako po yung pinakabatang principal po sa buong sister's school po ng aking school po. Kaya kabagan po na mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero despite of all of those blessings, lahat ng mga himala po na yan, nakabitaw po ako sa kamay po na ating mahal na Panginoong Jesus. Tunay po nakakatakot makabitaw sa kanyang kamay. Hallelujah. Dumaan po ako sa matinding pagsubok. Ang family po namin, dumaan po sa matinding pagsubok. 4 years po bago po ako nabiyayaan ng anak po. October 2018 po, I gave birth.
Nagpaalaga po kami niyan sa OB gynae. Pero wala rin pong nangyari in the end. Naging cesarean, I delivered by a cesarean section. Tapos po, when I was about to go back to school, or was, when I was about to go back for work, after po ng aking maternity leave, panay-panay na po yung sakit nung tiyan ko po. Nung una po, akala ko, acidic lang po ako. Tapos po, pag nailabas na po yung acid, okay na po. Nung may ginhawa po yung pakiramdam ko. Pero habang tumatagal po, talaga po panay-panay po yung sakit ng tiyan ko po. Hanggang sa, pasintabi po sa kumakain po, nailabas ko na po yung lahat ng kinain ko, pero masakit pa rin po yung tiyan ko. Lagi na rin po ako nadadala sa emergency room. Nananalangin po kami, hallelujah, sa mahal na Panginoong Jesus. Pero po, hindi na po kami nakakadalo sa banal na gawain po. Noong time po na yan, in-advise po ako ng doctor na full abdomen ultrasound. At dyan po nakita po, meron po akong gallstones. March 2019 po, March 9, na schedule po ako for operation. Yung operation po na yan, meron pong apat na butas po sa tiyan ko. Tinanggal po yung mga gallstones ko po. Ano po siya, para lang pong sand particles. Pero ang delikado po dun is kung bumara po yun sa track, pwede ko daw pong ikamatay yun. After 2 days po, hindi pa po ako nakakadumi. Supposedly, lalabas na po ako ng ospital kung makadumi na po ako. Kaya lang po, ang nangyari po nun, sumakit po yung tagiliran ko ulit. Hindi po ako makatulog, talaga ang sakit-sakit po. Tapos nagtataka po yung mga surgeons, bakit daw po sumasakit yung kabilang tagiliran ko, sa kabila naman daw po ako inoperahan. Tapos po, pina-x-ray po nila ako. At doon po nakita po nila na meron na pong, na chronic na po yung gallbladder ko. Tapos meron na pong butas at saka na po yung colon ko po. Kaya kailangan po ulit operahan. Pagkatapos po niya, nanghina po ako. Talaga pong yung, hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko. Tapos po yung BP ko po talaga pong bumaba siya. Di ba po may over po yun? Wala po, 50 na lang po talaga. Tapos, ang heart rate ko po bigla pong tumaas. Ang heartbeat ko napakabilis po. Hindi po ako makahinga talaga. Nananalangin po ako sa mahal na Panginoon sa sabang ini-intubate po nila ako. Hanggang sa nawala na po ako ng malay. Tapos po, ilang araw rin po akong walang malay noon. Hallelujah. Base po sa kwento ng family ko po and relatives, sabi po nila sa akin, ano po daw yan, nag 50-50 na po ako, nag flatline na daw po ako. Ako po ay nilagyan na rin po ng central line po sa leeg kasi nagputukan na po lahat ng veins ko po. Wala na pong mapasukan ng medication, pati wala, hindi po maano yung dugo ko. Delikado po yung operasyon po na yan, kasi po, pag hindi po biyasarin po yung gumagawa po niyan, maari ko rin po yung ikamatay. Pero maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Binigyan niya po ako ng panibagong buhay. Hallelujah. Talaga pong, pagkagising ko po, puro po stapler na po yun siya ako. Tapos may colostomy bag na rin po ako. Hallelujah. Akala ko hindi na po ako mabubuhay. Pero dakila po ang mahal na Panginoong Jesus. Despite sa mga pagkukulang ko po, talagang binigyan niya pa po ako ng chance para po mabuhay. Inangin na po ako niyan. Hindi po ako makatayo. Hindi na po ako makalakad. Kung ano-ano pong aparato yung nakakabit po sa akin. Tapos po, dumating po yung April 2019, nagkaroon po ng komplikasyon po yung sugat ko kasi malapit po yung colostomy bag po dun sa sugat ko, sa tahi po. So, ang ginawa po nung dumating po yung consultant, nakita po niya, malaki po yung butas dun sa may bandang pusod ko po. Sabi po niya, kung hindi, para daw po yung damit, kung hindi po tatahiin, magtutuloy-tuloy daw po yung maninisnis at bubuka. Kaya po, nag-undergo na naman po ako ng major operation po. Sinarado po nila yung tiyan ko. Hallelujah. Talaga man todo ang iyak ko sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko po marami po akong pagkukulang sa inyo. Pero po sana,
Bigyan niyo po po ako ng pagkakataon upang makabalik po sa inyong banal na gawain. Gusto ko pa pong pasalamatan po kayo at gusto ko pa pong makapaglingkod sa inyo. Hallelujah. At true enough naman po, ang Diyos po natin ay buhay. Muli po ako po ay nabigyan ng panibagong buhay. Pagising ko po, puro tahina po yun siya. Oh, ang sakit-sakit po niyan kasi po, yung tahi po, meron po yung halos 1.5 tube inch. Doon po nakapaloob po yung mga tahi. Pag nililinis po yan, talagang umiiyak po ako sa sakit. Sa ganang akin, wala po akong magagawa. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po talaga ang gumawa ng paraan. Pinanghawakan niya po ako through the leading prayer of our beloved honorable pastor, Will Deshrada Almeida. Pinauwi po ako niyan April 16. Sa bahay na raw po ako magpagaling, magpahilom. Tapos po, every other day po, bumabalik po ako dun sa hospital para po linisin po yung sugat ko. Talaga pong sobrang grabe po yung hirap ko talagang. Iyak po ako ng iyak habang nililinis yan kasi ang sakit po talaga. Nakabalik na po kami niyan sa mahal na Panginoong Jesus sa ating pong beloved outreach po sa Antipolo. Dumadalo po ako niyan, nakakolostomy bag po ako. Payat na payat po ako niyan, nakahukot. Nakahukot, tapos yung buhok ko po, halos malagas po yan. Naglagas-lagas po yan, halos makalbo na po ako. Pero iba po yung kagalakan sa aking puso. Iba po yung kagalakan sa aking puso nang makita kong pinatawad ako ng mahal na Panginoong Jesus at nakabalik ako sa ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Hindi pa po natapos dyan. After 2 months po, after a successful colonogram po, naibalik na po yung bituka ko po sa loob. Then after po nun, tuloy-tuloy na po ang aking recovery. Hallelujah, praise the Lord. Amen. At hindi po talagang himala ang nagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. So tuwing maaalala ko po, talagang abot-abot po ang pasasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus. At hindi ko po sasayangin yung pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Nagpapasalamat rin po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil hindi man nga po karapat dapat. Muli po ako po ay nakabalik sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. As a choir member po, finest choir member po sa ating Antipolo Outreach po. Actually po, May 30 po yan, 2021 this year. Ito po. Ano po yan? Anniversary po ng ating Outreach Church po. Talaga pong hindi po dapat muna ako makakaakyat niyan sa ating, sa makaka-join po sa choir. Pero after ko pong manalangin, talagang nag-ayuno po ako. Talaga pong nung narinig po ng ating, ng isa po sa beloved children, yung aking pong patotoo, talaga pong kabagan po na mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Talaga pong nakaakyat po ako at very memorable po yan kasi anniversary nga po ng outreach, hallelujah. Kaya sino po bang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus? Ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan as a living testimony po of God's loving mercy. Hallelujah, malakas, ni-restore ang kalakasan. At higit sa lahat, ni-restore po ang aking faith. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat rin po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil despite po na pandemic, ang aking beloved husband lang po ang nagtatrabaho po sa amin. Pero po, kahit po pandemic, hindi po talaga niya kami pinagkulang. Bagkus, sobra-sobra po ang pagpapala ng mahal na Panginoong Jesus. Talagang, kung kailan po pandemic, doon pa po na-promote ang aking beloved husband at nagkaroon po siya ng better compensation po sa company. Hallelujah, praise the Lord. At lagi po siyang pinag-iingatan sa kanyang pagtatrabaho po. Hallelujah. At inunturing ko rin po itong isang malaking pagpapala, blessing po sa akin ang makapagpatotoo po at mapapurihan ang mahal na Panginoong Jesus dahil bukas po ay kaarawan ko po sa laman. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagagalak po talaga ang aking puso. Ito po ang pinaka magandang kaloob po sa akin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, lahat po ng pagdadakila ay inuukol ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.